So, hello guys, I'm CJ Altonaga. Happy Independence po sa ating lahat. Ngayon ay June 12, nagre-record ako. So, ayun, dahil holiday at may time, ituro ko naman yung complete process for accrual basis using yung four books natin. Yung mga cash receipts, cash disbursement, journal, and ledger. Tapos, kung may magtatanong ng two books, again, meron ulit, meron na ako noon sa ating YouTube channel. So, nandun lang yun sa playlist na Accounting 101. So, yan. So, ngayon naman, kay four books tayo from invoicing from to paano yung sa computation natin ng income tax. So, disclaimer, this is guide only based on my knowledge and our practice. And this is for small sellers or non-VAT sellers kasi kapag may VAT, iba yung ang ano niya, ang recording niya, may VAT na computation. So, ito ay sa para sa sellers na newly registered bago pa lang magre-record. So, kapag may transition, meron tayong another discussion about doon sa previous kong na-record na or na-upload na. So, ayan. So, what are the reports needed natin? Again, yung order all summary. Kung gusto nyo makita kung paano yan, nandun ulit siya sa pinakauna kong video na accrual basis. So, ano siya? Tara lang. Nandun yung, ano natin? So ito yung mga recent ko na topics. So dito di sa accrual keeping yung for Shopee sellers yung kung paano mag-extract, kung paano mag gawa ng mga formula. So dito pwede ko na dito naka dito sa discussion na to, parang hindi ko na i-discuss kung paano siya nakuha, kung paano siya i-extract, kung ano-ano yung mga kailangan na kunin. So, di, parang brief din sa, hindi naman sa brief. Syempre, paningin ko na itong mga papahaba na naman tayo. So, dito sa pangalan natin, bakit nga ba tayo nagre-record ng accruals? Kasi, sabi dito sa Revenue Regulation 3-2024, ayan nga, the AOPT, the ease of paying, EOPT, Ease of Paying Tax Act, adopts the accrual basis ayan na, of recognizing sales for both sales of goods and services. Ibig sabihin, all persons subject to internal revenue tax shall at the point of sale or and transfer of merchandise or for services rendered pag valued at 500, ganyan. So, parang dito, transfer of merchandise. Yun na nga, lagi ko sinasabi, kapag may transfer na ng merchandise sa courier or sa ano, ibig sabihin, meron na tayong sale. Yun, parang yun yung inaano niya. Hindi siya cash basis, hindi yung pagka-receive pa lang ni buyer. So, habang tinatransfer na, kung may transfer na naganap, ganun siya. So, ayun. Iba-iba talaga interpretation pa dito, lalo na kapag online seller ka. So, wait natin yung mga further instructions or further revenue regulation issuance regarding online sellers. Kasi parang special kasi yung si online sellers ko. So, wait pa rin tayo. Pero as of now, ito yung interpretation namin ng accrual na upon shipment, you will have to record na yung sales mo. Kailangan mo nang magbigay ng invoice, maglalagay ka na ng invoice kung above 500 na, ilalagay mo dun sa shipment mo. Then, ayun. Pag may invoice ka, kasi kapag may invoice ka, this invoice kasi signifies natin na as sales, as record of sales na siya. So, kapag may invoice, equal siya sa pag may invoice na binigay na, equal siya sa sales na. Ganyan. So,
Ayan. So kapag may order sa atin kahit ano pa lang yung hindi pa natin na-ship out, ganito yung magiging labas niya, 'di ba? Dun sa Shopee natin, parang ito yung product purchase sa merchandise subtotal, then may 10 shipping fee, tapos may fees and charges. Tapos yung fees and charges is kompleto na siya. May commission fee, may service fee, transaction fee, and order income. So, paano nga yung ano niyan pag when recording na ng sales natin. Ang entry niya is kapag compound entry. Yan. Ang madali kasi is accounts receivable, magkano na ang expected na makukuha mo kay Shopee. So, si 309 yon. So, debit siya. Debit and credit. Credit amount. So, 309 ang fees, Shopee fees, Shopee charges is 51. Then, ang sales natin is yung 360. Ganyan siya. Pero kung ang gusto mo is single entry or yung hindi compound. So, ang expected mo na marireceive is parang ganyan. Accounts receivable 360. Then, sales is 360. Eh, sorry. Then, meron nagre-rec dito, nire-record sa, yan, pares lang naman yan sa JB. Na JB yan, sa journal. Journal din to. Tapos, meron pa kasi, na-expect ka na nga na fees and charges. Fees and charge, Shopee fees, Shopee charges na 51 pesos. So, parang accounts payable mo siya. Na 51 pesos. Ganyan siya. Ganyan lang. Parang complete lang siya. So, yan. Ang lagi kong gamit is the compound entry. Kasi nga, para hindi na dalawa-dalawa pa ganyan. So, kino-compound entry ko na. So, pag natanggap natin yan, when received na, ang total na naman na nabigay sa atin ni Shopee is yung 309. So, debit kasi pumasok yung cash. Then, wala na yung Shopee charges, yung accounts receivable na 309. Kasi, ay, tama, itong 309 yun. Yan. Itong dalawa yan, parehas. So, mawawala na siya sa ating books account. Kasi naging debit and naging credit na siya. So, paano kapag yung ginawa natin yun, paano natin i-eliminate kapag yung single entry? Kasi 360 yan. So, mangyayari dyan, para ma-eliminate natin yan, kung single entry yung gamit mo, eh, ang cash receive lang naman natin is yung 309. So, i-debit mo rin yung accounts payable, ganyan, na 51 para mawala yung accounts payable. Then, accounts receivable na 360. Para mawala yung 360 dito sa single entry. Yan. Ngayon lang naman siya. So, parang kinompound mo lang din dito kasi nga, ang actual na na-receive mo is yung 309 lang. Pero, kung gusto mo talaga na single entry lang, as if nagbayad ka, kunyari, cash receive is 360. So, cash yan. 360. Accounts receivable na 360 din. Ganyan. Ito mga single entry. So, kasi laging may nagtatanong sa akin, bakit yung ibang accountant magkahiwalay yung ganyan, ganyan. So, sa kanila kasi parang single entry. So, ayan, accounts payable. Ayan, 51. Tsaka ayan, cash. As if na nagbayad din tayo ng cash na 50. As if 360 buo yun kuha natin. So, ako kasi, ina-assume ko na net na talaga yung
nare-receive. Kaya compound entry yung ginagawa ko. Okay? So, ganyan lang siya. Sorry. So, medyo mahaba kasi nga, para ma-explain ko sa inyo yung difference ng ginagawa namin ng ibang accountant. Yan. So, ito yung order all. So, meron diyang mga ganyan, status, order status. So, ang kinuha ko lang is yung mga completed and shipping or tinanggal ko itong mga canceled. Yan. Mga canceled na hindi naman by buyer, nasisimula pa lang. Wala nang ship time. Ayan, wala nang ship out time. So, income release, ganyan siya. Hindi siya ganyan. Parang sinamari ko na lang to. So, ang kinuha kong dito sa order ko ay itong sa order, summary ng order all to. So, ang kinuha ko is yung mga may ship time. Kasi nga, pan-transfer of merchandise. Then, original price, yung quantity, then yung total product price or total na product subtotal. Kasi kapag may, ayan, may 150, magiging 300 yung product subtotal niya. So, dapat pareha siya dun sa ating order list. So, ganyan siya. Kunyari, etong ano na to, C2404, ganyan. I-search ko siya dito sa order list ko. Yan. So, 300 yung original product price. Nga na, kay or income release na summary. So, dapat, ayan siya. So, dapat ganun din yung kunin mo dun sa product price. Okay. So, paano na? So, ang kinuha ko is yung April 16 natin na April 16 to April 30. Kasi kunyari, nakaka-release ko lang ng ang sample natin is COR is dated April 16 or April 15 or 16 ganyan. Basta April 16. Yan, para hindi kayo na lang malito. Yan. So April 16 yung kinuha ko. So meron diyan tinotal ko na yung for the day. Obvious naman na walang 500 pesos na for the day ko. So, hindi ko na siya sinasama dun sa, hindi ko na hinihiwala yung mga invoice niya. So, isang invoice na lang. Tapos dito, etong mga to, eto galing to kay order all. Eto naman is from aking order release na report. So, ang ano niyan, VLOOKUP, ang formula is VLOOKUP. Tapos sa income release ako kumuha ng table array. Tapos ito yung order ID. Kaya kailangan itong order ID ay nasa pinaka left foremost na ating Excel para yan na yung makikita niya. Kahit dito sa, yan. Yan, income release natin. Yan, titingnan niya. So, ang kinuha ko yung table is ito. Kasi left foremost, ano. Yan. Yan siya. So, tinotal-total ko na siya. Yan. So, let's start yung, kunyari, may SI tayo. Ngayon, mag-start tayo ng SI. So, various customer, April 16, product description. Sabihin na natin mga mugs, stickers. Tapos, kung ilan quantity yan. Quantity, one piece. Yan. Sabihin na natin ang two pieces na ano. Yan. Tapos unit price is 91 to 150. Tapos yan. Basta may ganyan. Tapos ito total mo na lang siya. Kunyari ang total niya is dito na tayo sa summary. So ang total product price natin is 346. So ayan, 300. Kung may discount, nalagay mo rin dyan. May seller's discount, sabihin na natin may 20, iba boss mo siya. Pero kung wala, katulad sa akin, wala. Ayan, tingnan nyo. Seller voucher, wala. Price discount from seller, wala din. Seller bundle, wala din. So, matik na wala ako nyan. Pero kung meron, lalagyan nyo lang dyan na seller discount, 20. So, total sales, 326 kapag meron discount. Pag walang discount, edi 346 lang. So, paano naman natin yan isusulat sa ating ayan.
Yung SI, tapos lalagay mo lang ng sign, tapos yan. So, since non-VAT tayo, non-valid for input, claiming input taxes, yung nakalagay din sa sales invoice. Ganyan lang siya. So, paano naman natin siya i-re-record sa ating journal? Kasi, di ba, kapag cash nga is, depende na lang sa inyo, pero itong gagawin ko is yung four books na yun tama. Tapos, walang sales journal. So, sa journal book lang talaga tayo magre-rely na ibig sabihin wala tayong cash na re-receive. So, number one, journal book natin is number one. Then, ang date natin is April 16, 2024. Then, magkano yung sales natin? Yung nakalagay sa ating SI, itong 346 or yung total sales is equals to product subtotal or total merchandise. Yan. So, kung may sales discount, dito siya ilalagay. Dito. Pero kung wala, zero lang siya. Debit. Then, credit natin, ay debit ulit ng fees and charges. Shopee fees. Nang magkano ngayon? So, magkano yung fees and charges natin dito is ito, yung from other, from our order list. So, 23 plus 19 plus 7. So, isasum natin siya. Sum ng commission, service fees, and transaction. Tapos, kung may CWT, isama ko na, may CWT, kunyari 2 pesos, lagay nyo na lang din dyan. Pero kung wala, zero na. Parang ito na yung complete natin na ano entry. So, magkano ang total na receivable natin kay Shopee? Gawin natin. Kasi baka may TikTok kayo, ganyan. So, magkano yung total receivable natin? Sorry. Yan. Credit minus debit na nasa taas. So, 297. Tama ba yung computation natin ng total natin na marireceive? Ayan. Ang total na amount received based on our order list report is yung 297. So, tama naman na 297 yung ating accounts receivable. So, for April 16, ayan na yung sales natin. So, expected since kaka-open pa lang ng shop natin, itong mga sales na to, hindi pa siya papasok agad sa ating cash receipt. Wala pa tayong, kasi kaka-ship out lang natin na April 16, na lang nga namang magkaroon tayo ng cash receipt na agad ng April 16. So, wala pa siya. So, sa April 17 naman, meron naman ulit tayo na sales. Laging isipin natin is for the day, kung magkano yung, one is yung benta natin or yung sales natin, kailangan natin i-record. And yung cash na na-receive na. Ayan lang naman siya. So, April, tapos lagay lang to record SI. To record transactions in SI 001. Sabihin natin ganyan. Tapos, number 2 natin is number 2 journal entry is April 17, 2024 na siya. So, ano yung sales natin noon? Magkano? Is 652. So, parang gayahin lang natin. Ganyan. So, number 2 na siya. Magkano yung sales natin sa kanya? Is itong 652. Then, wala nga tayong sales discount. Wala tayong, ayun, may Shopee fee tayo. Magkano yung Shopee fee natin? Doon sa April 17 is ganun. For itong 41, 36, and, no, 17. So, 558 yung accounts receivable natin kay Shopee. So, ganyan lang siya.
So April 17, titingnan natin ang income release natin noong 17. So ito yung completed date natin noong 17. Yan. So dito sa 17, check natin, meron ba ditong kasi dun sa ating ito income release, ang makikita lang is order creation at hindi yung ship date. So ito expected April 15 na creation, ibig sabihin parang na-ship ko siya na 16. So expect na natin yan. So bali nung nagawa ko nung VLOOKUP, ibig sabihin ito na-complete nga siya ng 17. So ito nga yun, si yan. Ay, sorry. So find natin siya ngayon. So ayan, naka-receive ako ng 105 galing sa kanya. So ito si other 17, itong from 11, hindi siya kasama. So hindi kasama itong mga to, hindi kasama. So ito lang kasi ito lang yung kasama sa sales natin. So parang ito lang yung beginning natin na sales. So ito lang yung marireceive natin. So paano na siya sa ating CRB? So noong April 17 is naka-receive tayo kay Shopee ng ating yan. Nilagay ko na lang dyan. Kung pwede namang customer from SI001. Yan. So, SI001 lang siya. Ganyan. Tapos, magkano yung na-cash receive natin doon? To cash receive natin sa kanya is 90 pesos. So, 90 pesos. So, 90 pesos. So, again, ganun lang. So, every day, again, mag-ano ulit tayo? Mag-sample tayo for April 18. April 18, 2024. Meron ba tayong sale ng April 18? Wala tayong sale. So, wala tayong transaction, no? April 18. No? Hindi na natin. Yan, sige. No transaction. No sales. Lagay na lang natin na ganyan. Pero, meron tayong na-receive no April 18. To. Again, dito tayo sa income release, April 18. Meron. Ito. Order creation is 16. Ibig sabihin, most likely na ano ko siya, na ship out ko siya ng April 16 or so. So, yan. Ito yung mga na-receive ko no April 18. Ayan. Si 91, si ito niya. Dapat dito. So, ayan. Ibig sabihin, ito kasama din siya sa aking na-ship out nung ayan. Nung 16. Ito 16, ito yung 17. So, ang CRV natin dyan. Bali, ang mangyayari na dyan, since itong full 18 natin, income release natin nung 18, ay fully na-receive natin nung kay from ating shipment mula sa 16. Ganyan lang siya. So, April 18, so mga na-record na natin na sales yan kasi nga based dun sa ano, may na yan, 02 SI from SI 001 and SI 002. So, ganyan natin ganyan. Yan. So, magkano yung nasa income release natin? So, ito lahat is from ating sales ng 16 onwards. So, pwede na natin ilagay na 565 and ganyan lang siya. CR, dada natin siya. Dada na. Yan. So, 565. Yan. So, paano naman daw? Again, so, wala akong returns and wala akong returns and refunds. Pero,
Yun, again, may ano tayo, meron tayong sample. Sample natin na, sample 1 is return of sales natin. Of return of parcel. No refo. Return of parcel lang. Return of parcel. Then, my Shopee. Yung shipping fee. So sample 1 natin. So, kunyari, ang sample natin is itong si, kunyari ay itong si, ito, si S, hindi, parang mas malaki-laki. Record na natin yan. So, ito, sabihin na natin si, itong si order ID, na ito, si order ID. Yan. Ang sample natin is itong order ID. Yan. Return siya. Tapos, ano. So, ayan. I-delete lang natin. So, i-reverse lang natin. Ang first step natin dyan is reverse yung naging entry sa ating sales. So, paano mag-reverse sa ating sales? Ibig sabihin, ang sales natin, since usually sales natin is credit, yan, magiging debit na siya. Paanong debit? So, ito yon, yan, C150. Tapos, yung Shopee charges, hindi na rin naman natin mababayaran yan. So, babalik lang natin, Shopee charges. Itong mga to. Yan. Then, yung accounts receivable kasi wala lang nga tayo marireceive kay Shopee. Ganyan lang. So, parang binaliktad lang natin yung ating entries. So, kung dito ay debit, dito sa ano natin, first step natin, i-reverse natin yung entry is naka-debit na siya. So, Shopee fees, debit dito, credit dito, tapos accounts receivable, debit dito, credit dito. Okay. So, first step yun, yung reverse entry. Tapos, nagkaroon tayo ng shipping fee na charges sa atin. Sabihin natin, example is 38 pesos. Una niyan is mababawasan tayo. Mababawasan yung account natin. Wallet natin, yung Shopee wallet. Seller wallet. So, sa go to ano kanyan, CDB. So, sa cash disbursement. So, paano yung cash disbursement mo? Yan, kunyari, yan, nagkaroon ka ng customer name na ito, siya. Yan, ayun yung reference. Shopee Wallet. Basta yung reference sa Shopee Wallet. Tapos, ang total cash out natin dyan is yung 38 pesos. Then, yung shipping fee on returns. So, ganyan lang siya. So, dapat ito. Debit and credit ay magkaparehas. Yan, okay na. So, kaso ng dispute ka, so kung nag-dispute ka, if then nag-dispute ka, binalik sa'yo yung 38 pesos. So, kapag binalik sa'yo, go to CRB. So, sa cash receipts siya, ang lalagay mo lang naman dyan is, ay, dagdag ka na lang ng account dyan na bina natin yung Shopee shipping siya. So, nilalagay mo lang yung
Mga ganyan. So, may na-receive ka na 38 pesos, then 38 pesos dito. So, kung debit yan, dapat ito ay credit. Yan. Yan lang naman siya. Kunyari, ganyan. So, ayan yung scenario number 1. So, scenario number 2, sorry. So, scenario number 2 naman tayo is no return ng parcel. Then, meron pang refund. Usually, ganito na yung nangyayari sa atin. Wala ka na nga na-receive, tapos, i-re-refund. May ano pa, refund pa sa kanya. So, parang, ano bang nangyayari? Hindi ko masyadong matandaan yung mga nangyayari dito. Pero ang alam ko, hindi na rin napupunta sa atin yung sales, pero wala na tayong inventory. So, ang nangyayari, lost tayo ng inventory, then hindi na natin, at hindi natin nare-receive yung supposedly na sales natin. So, number one, ang step niyan is sample, pares ng sample natin na ano, sa same ng amount siya. Yan. Same yung amount natin dyan. Reverse natin yung entry. Ganyan lang. Tapos, since wala nga tayong ano, parang lost sales na natin yan. Then, yung second step natin is to record yung lost parcel. Yung lost inventory natin. So, ang ano natin yan, is debit loss on binanat loss parang expenses din natin, lost inventory, lost on Shopee refund cases, ganyan. Tapos debit credit natin yung inventory. Sinawalan tayo ng inventory, supposedly magkano yung cost natin dyan, sabihin na natin 100 pesos. Kung sa sales natin ay 150, 100 pesos yung cost natin. Parang ito kasi yung cost of sales. So, parang may expense pa tayo na 100 pesos. So, itong step na to, mahalaga siya for ating mga for sa mga graduated itemized yung gamit. Pero kung 8% ka, 8% tax rate or OSD, kahit hindi mo na to i-entry. Ganyan siya. So, ganyan siya. Yun lang yung ano natin. So, scenario 1 and scenario 2. So, sabihin na natin, April, yun na, yun natapos na tayo. Yun na yung mga nag-record ka na hanggang April 30. So, yan, hanggang April 30 nag-record na ako. Ganyan yung mga nangyari lang. So, again, continuous recording lang hanggang matapos yung month. Then, yung CRB natin, ganyan. Kapag no transaction, ganyan na lang. Tapos dito, parang complete na, parang simula dito sa may income release na ako kumuha. Kasi mula April 24, parang puro ano na lang, puro ang na-ship out is from, parang ang mga na-receive ko is from ating, yan. Parang puro ano naman. So, ayan.
parang puro, kunyari, ito, yan, galing. Siguro simula dito na, no? Puro galing na siya from ating sales natin, no? 16 pataas. Yan. So, kunyari, nung 19, 50 pesos, ganyan. 50 pesos nung 19, ayan. Na-transaction tayo nung 22 to 19. Yun sa income release natin, nung 22, yan, 219, same na siya. Kasi nga, nung sa dito banda, is meron pang, na, kay April 16 na collection, is meron pang napapasama na hindi natin sales ng from April 16 to onwards. Yun siya. So, paano na yan? So, tapos na tayo sa CRB, tsaka sa JB. Sa ledger na tayo. Sorry. Sorry. So, ganyan. Kung sa JB na tayo, ang gagawin lang naman natin dyan is ang description lang natin dito. So, sino ba yung mga sa cash natin? Itong si cash received from CRB. Tapos April. Ngayon lang natin dyan. Debit tong cash receive. 1685. Then, si accounts receivable from JB. So, dito, tinotal ko na yan. Ayan, yung total ng sales, total ng Shopee charges, tsaka total receivable. Ito yung naging, ano ko, from 16 to 21. 230. So, from J Journal Book April JB natin. JB. So, debit. So, the main one. Then, ayan. Meron din akong sa CRV. From CRV noong April. So, magkano yung debit credit natin dyan? Sa CRV down is 685. 1685. Ganyan lang siya. So, kapag magto-total tayo, ganyan lang. So, net for April natin is 'yan. Kung saan yung pinakamalaking side, doon mo ilalagay yung net total. 'Yan, 1256. So, ganyan. Tapos, inventory. Kung may record siya sa inventory. Tapos, sa sales from, ano natin to, from JB. Yan. Magkano yun? Ito pala yun. It's from JB, April. Or April sales. Yan. Lalagay mo lang dyan. Is itong 3453. So, ganyan lang. Ilalagay mo lang yung mga accounts na nakuha mo. So, ano-ano pa yung accounts? Kung may sales discount ka, yan, service fee, or lagay na lang natin dito na, Shopee charges na. So, meron din tayong Shopee charges na from outing JB. Yan na, 512. So, ayun lang yung mga na-record ko from JB. Ito lang naman mga record ko kasi since wala akong sales discount, wala akong CFWT. Yan lang. Then, for our CRB, ito lang yung na-record ko. Si cash received, accounts receivable kasi nga wala akong mga returns and refunds. Yan. So, yung ledger ko tapos na kasi ano lang naman ang accounts ko. Cash, accounts receivable, sales, this Shopee charges. Yun lang naman. So, to sample lang to, pero para lang. So, sa 1701, pagkatapos ko noon, mag-1701 queue na ako. Okay.
Makalimutan ko. Paano natin ika-cancel? Kunyari, ika-cancel natin yung ano, yan. Mayroon tayong cancel dito, di ba? Cancel sales. From 001 siya kasi ito yung cancel sales natin na sample, di ba? Ito yung cancel sales, yung 150. So, may cancel sales ako dyan sa SI ko na 150. So, from 346 kanina, isa strike through mo siya. Strike through yan. Paano ba mag-strike? Ayun, parang basta isa strike through mo siya. So, yun na yun, guys. Isa strike through, tapos mangyayari na, yun. Isang strike through lang, wag yung iwa-white mark mo siya kasi bawal yun. Parang may tinatago ka. So, hindi mo siya iwa-white out, hindi mo siya sobrang buradong-burado. Kaya lalagay mo lang na may canceled ng strike through isang beses sa gitna. Then, strike through yung nasa ano, isang guhit lang sa gitna. Ganito, isang guhit sa gitna. Yan, parang ganyan lang siya. So, ayan. Yan lang. So, kapag strike through dyan, magiging 196 yung total na sales natin. So, paano na yung sa 1701? So, kapag ano, ang ginamit mo is 3% percentage tax tapos graduated, kukunin mo lang naman yung sales from dito sa ledger mo. So, na ang sales natin. Yan, 3-4. Yan, i-ano mo lang siya. Nilagay mo lang April, May, June total natin for second quarter. So, ay, second quarter na tayo mag nalagay. So, second quarter, same lang din dito. Yan. Yan lang. Tapos, may net sales tayo dyan. Kung may discounts, ma-minus mo. Yan natin, naka-minus siya. Yan lang. Tapos, yung cost of sales, kung magkano yung naka-compute nyo na, cost of sales is yung puhunan natin. Materiales. Yan. Tapos, yan, mga Shopee charges. Kung itemize ka, pwede mo siyang ilagay. Yan, 512. Then, percentage charges. Sabihin na natin yan, times 3% nga. Yan, 103 yung magiging percentage tax mo kasi dyan. Yan. So, 103. Hindi. Kung nag-alis-alis ka, may transfer expenses ka, ganyan. Nangyari mga 1,000. Tapos mga other taxes and licenses mo. Yan. Nangyari na, kasi ka-re-register mo lang, lumasas ka ng 3,000, ganyan. Yan lang naman yung nangyayari dyan. Tapos, ano mo lang. Dito ka na sa total mag-based. Pero dapat ito is galing din sa ledger mo. Diyan. Kung mayroong mga nakalagay diyan, galing diyan 'yan. So, since wala ako niyan, tsaka 8% ako, hindi ako masyadong nagkaabala. So, 'yan lang net sales minus yung cost of sales and other allowable natin. So, ganyan. Negative pa dito kasi ang laki ng transfer. Anyways, yan, tapos tax base due to the table, ganyan. So, ito ay, again, kung itemize yung pinili. Kung itemize yung pinili, pwede kang maglagay ng mga Shopee charges. Kapag OSD,
Again, OSD yung pinili. Yan o, nakalagay. Kung OSD ang ginamit natin, yan. So, sales and discount lang. Ito, same lang siya. Percentage. Yan lang, same lang siya. Ay, sorry. So, pare-parehas lang naman yan. So, five, sa ano natin, sa 1701Q. So, sa 1701Q, kung OSD ang gamit, 343, tapos less yung 40% na allowable deduction, 2,000, tapos ibibase mo na lang sa tax table. Ganyan. So, kapag 8%, lalagay mo lang naman yung sales mo, saka net sales, ay yung sales discount, tapos may net sales, taxable income, yan. Ganyan lang yung pag-compute. So, ganun lang naman siya for now. Yan. Pag, yun yung pag-compute, pag-re-record, medyo magulo lang kapag accrual, lalo na kung may RTS, may return, refund, ganyan. Pero, usual, again, ang tatandaan lang natin na laging magre-record ng sales every day, sales and collection every day kapag ikaw ay nasa accrual method. Yun lang. Thank you. Kung nalilito pa din kayo, palit-ulitin nyo na lang po. And baka i-upload ko din to at mapadownload ko sa inyo para meron kayong guide kung paano nga ba mag-record. Yun lang. Thank you and God bless. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe para makatuloyan din po kayo sa amin. Ang YouTube channel is ating .f .f travel. Thank you. God bless. See you again soon. Pag may time ulit. Thank you.